Mga tropa, isang kahindik-hindik na balita ang aking ibabahagi sa inyo tungkol ito sa Supreme Leader ng North Korea na walang iba kundi si Kim Jong-un. Kung gusto mo na mga video gaya nito, please like, comment, subscribe, and hit the bell para updated ka sa mga darating ko pang mga video. Kilala si Kim Jong-un sa buong mundo, hindi lang sa North Korea at South Korea, kundi pati na rin sa buong mundo dahil ito sa kanyang kakaibang pamamalakas lakad sa North Korea na ibang-iba. Hindi katulad ng ibang bansa na malaya, ang North Korea naman sa ilalim na pamamalakad at pamamahala ng Kim family ay tila naging dilubyo ang buhay ng mga tao roon, kung saan napakaraming bawal. At pag ikaw ay nahuli, ang parusang ibibigay sa inyo ay kawakasan ng buhay. Dahil nga sa malupit na pamamahala ni Kim Jong-un, ay marami ang galit na mga tao sa kanya. Hindi lang sa North Korea, kundi pati na rin sa ibang bansa. Kaya marami ang nagtatanong kung kamusta na ba ang kalagayan ni Kim Jong-un simula noong sumailalim ito sa isang operasyon. Ngayon mga tropa, ito ang katotohanan na nangyari kay Kim Jong-un. Ayon sa mga sikat na mga tagapahayag ng balita at mga kilalang mga website sa buong mundo pagdating sa pagbabalita at galing din mismo sa isang pamangkin ng Chinese Foreign Minister at Vice Director ng HKSTV o Hong Kong Satellite Television na kanyang pinahayag sa kanyang 15 million followers sa Weibo na si Kim Jong-un niya ay pumanaw na. At ito raw ay sulidong-sulido at totoong pumanaw na ang leader. May mga nagkalat din na litrato kung saan si Kim Jong-un ay nakasimlay na. Ang tanong ngayon ng karamihan, sino ang papalit sa kanya bilang leader? Marami ang naghakahaka na ang papalit kay Kim Jong-un ay si Kim Yoo-jung. Sino nga ba si Kim Yoo-jung? Siya ang bunsong anak ng dear leader ng North Korea na si Kim Jong-il at kapatid ng Supreme Leader na si Kim Jong-un. Ipinanganak noong September 26, 1987. Noong 9 years old pa lang ito, ay pinadala siya sa Bernese, Switzerland upang doon mag-aral ng elementarya. Si Kim Yoo-jung ay bumalik sa North Korea noong taong 2000 matapos ang kanyang pag-aaral sa ika-anim na baitang. Maliit pa lang ang kanyang nalalaman tungkol sa kanyang mga aktibidad sa mga susunod na taon. Ngunit ang kanyang hinaharap bilang bahagi ng dinastiya sa politika ng kanyang pamilya ay nilagdaan na ng maaga noong 2002. Nang sabihin ng kanyang ama sa mga dayuhan na ang kanyang bunsong anak na babae ay interesado sa politika at nais ang karera sa pampolitika ng Hilagang Korea. Noong 2007, siya ay nagtapos sa Kim Il-sung University sa Pyongyang na may degree na Computer Science at sumali sa Nagkaharing Party Workers. Siya ay naging isang malapit na katulong ng kanyang ama matapos na magdusa ng ilang mga stroke noong 2008. Sa susunod na ilang taon, tinulungan niyang planuhin ang pag-akyat ng kanyang kapatid sa posisyon ng kataas-taasang leader noong 2011 nang mamatay ang kanyang ama, ang pinakamalapit na katulong ng Supreme Leader. Si Kim Yoo-jung ay nasa panig ng kanyang kapatid sa buong paghahari niya na dumalo sa maraming mga tagumpay na mataas na profile. Kasama ang dalawang pagpupulong sa US President Donald Trump noong 2018 at noong nakaraang taon lamang. Nakita rin niya ang malupit na kalikasan ni Kim Jong-un. Ano sa tingin niyo mga tropa? Siya na kaya ang posibleng susunod na Supreme Leader ng North Korea kung sakaling mamayapa ito? Mapapantayan o mas malalamangan niya kaya ang kanyang kapatid sa pamumuno kung sakaling siya ang susunod na leader? I-comment niyo sa baba kung ano ang inyong tingin. Kung gusto mo ng mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at huwag kalimutan ang bell para updated ka sa mga darating ko pang mga video.